Hi! This is Wen! Welcome to my YouTube channel! Ayan, so may bago na naman tayong video. So sa video natin ngayong araw is another gender prediction video na naman tayo. At ito ay isa sa mga patok na napapanood ko sa YouTube. Ayan. So sabi ko, pag nabuntis ako, ite-testing ko ito. Ayan, so ito yung walang iba kundi yung ipipredict mo yung gender ng baby mo gamit ang urine mo and baking soda. So, ginawa ko na siya kaninang umaga. So, kung gusto niyong malaman kung ano yung resulta, keep on watching. Ayan. So, gaya ng sinabi ko, ginawa ko na siya kaninang umaga. Bakit umaga? Kasi kailangan yung wiwi na gagamitin mo ay yung unang ihi sa umaga para walang ibang mahalo dun sa wiwi mo. Kasi yun yung pinaka-concentrated. Ayan, pinaka parang pure. Parang gano'n kasi ang sabi sa reason. Pwede kasi na mabawasan ang accuracy niya kasi uminom ka na ng tubig, syempre nahugasan na, o kaya uminom ka ng soft drinks, ng iced tea. So, mababago daw yung resulta. So, dapat daw, ang unang ihi sa umaga yung gagamitin. Masabi din daw doon, dapat equal amount yung ihi tsaka baking soda. Pero ako parang hindi ko na ginawa yun. Ayan. So, paano daw malalaman kung babae? Pag babae daw, kapag hinaluan mo ng baking soda yung wiwi mo, pag walang nangyari, as in walang nangyari, walang reaction si baking soda, babae daw yun. Pagka naman daw nag-react, halimbawa bumula, lalaki daw yun. Yan. Pero alam nyo, yung baking soda, ha, yung baking soda, talagang nagre-react siya, lalo kung acidic ka, yung ma-acid yung, I mean, nagre-react siya sa acid eh. Kasi parang, kung di ako nagkakamali, parang alkaline siya, nakaka-neutralize siya ng acid. Correct me if I'm wrong, ha? Kasi kapag hinalo mo siya sa bukas sa lemon, sa kalamansi, sa suka, talagang bumubula siya talaga. So, nagkakaroon ng chemical reaction. Okay? So, let's proceed to our experiment. Ayan. So, syempre, nag-wiwi ako kaninang umaga. Ayan, medyo madilaw yung ating wiwi kasi nagba-vitamins po tayo. So, meron akong baking soda. So, ang ginawa lang natin, binuhos natin yung baking soda at hinalo ko siya ng kutsarang plastic. Ayan. So, hinayaan ko lang siya ng mga ilang minuto kasi baka ako may magbago. Pero nung hinalo ko siya, wala talagang reaksyon. As in, walang reaksyon. Hindi bumula or hindi. Walang nangyari. As in, parang pinaghalo ko lang yung baking soda at saka yung tubig. Ganun lang ang itsura niya. So, yun. Hinayaan ko pa siya. Tapos, upon checking nung medyo tumagalan ng konti, meron siyang konting bula. Pero, hindi siya talaga yung bumula talaga na inaasahan ko na magre-react siya ng bonggang-bongga. So, base dun sa naging result, nape-predict ko, ayan, base sa baking soda na, it's a girl? So, dalawa na yung nakakapag-predict na it's a girl. Ayan, so gaya ng sinabi ko, alam ko na kung ano yung gender niya, pero ayoko munang i-reveal. Siguro sa mga susunod na video, ultrasound naman yun. Kasi nakapagpa-ultrasound na ako. Kasi alam nyo, wala naman talagang pinaka-accurate, even ultrasound, kasi minsan talagang pumapalya yan. Minsan, ang sabi, it's a girl. Tapos nakabili na ng damit pang babae, yung pala, it's a boy. Ayun, so nagkakamali rin po ang ultrasound kasi means ano yan eh, medyo malabo. Kaya malalaman mo lang talaga kung ano ang gender ng baby mo, syempre pag nilabas mo na. Ayan, pag nilabas mo na. Pero kung ako nagkakamali sa ultrasound, mas madaling ma-predict kung lalaki. Kapag lumabas sa ultrasound na lalaki, makikita yung pututoy, makikita yung balls niya. So, madaling malaman. Minsan nagkakamali kapag ang lumabas sa ultrasound is babae. Tapos, yun pala natago lang, lalaki pala. Ayun, based lang sa mga sabi-sabi nila. Pero based dito sa ginawa natin, it's a girl. Okay? So, by the way, gaano ka-accurate ang baking soda test? Baking soda plus urine test. So, sabi sa nabasa ko, it's 50-50 accuracy. Wala siya scientific evidence. Okay, wala. As in, parang kang nag-toss coin. Ganon, 50-50 ang chances na tama siya. Kaya, wala talagang pagpapatunay na ito ay true. Okay? So, that's all for today's video. Sana nagustuhan nyo yung share ko sa inyo about sa pag-predict ng gender gamit ang baking soda and urine. So, kung meron kayong additional information regarding this video, huwag lang pong kalimutang ilagay sa comment section below. So, see you in my next one. Bye!